Simulan natin. Let's start with the first photo. Paso. Wow. Hanapin mo ako dyan. Sandali. Ikaw to. Hindi. Grabe, parang kamukha ni Daniel Padilla to. Wait lang, Kuya Omeng. Ikaw to. Hindi. Hindi din. Ito? Hindi. Ito ka. Ayan. Tisoy. Diba? Parang Amerikano. Amerikano. Oo. Yan, alam mo, tawag sa akin kasi nung mga panahon na yan, puting kabayo. Bakit kasi puting kabayo? Kasi sobrang puti ako eh. Oo, yun ang tawag sa akin nung lolo at lola ko. Oo. Gusto pong malaman, ito po ay sino po? Yan, si Richie. Richie. Si Richie, si Robin, si Rostom, na si Bibi na ngayon. Si Kuya Royet, si Ate Rema, si Ate Femia, mga first cousin namin to, si Jong. Sa Nueva Ecija yan, dun sa aming ancestral home doon. Sa Kuya po. O yan, si Robin, kahit mainit, laging naka-Amerikana. Yun na talaga ang pinaportray niyang costume. Pag hinubad mo yan, mag-aaway kayo. Gusto pong malaman, Kuya Omeng, kayo ba ay lumaki sa mayamang pamilya? Hindi. Kabe, lahat kami nun kasi sobrang laki ng pamilya namin, no? Si Papa eh public servant din, no? Hindi naman ganun kalaki ang kinikita ng Papa. At meron lang din siyang labor leader siya ng National Mines and Workers Union, yung NAMAWU. So hindi kami mayaman, lahat eksakto lang. Sapat, opo. Yeah. Kanino po kayo pinaka-close sa inyong mga kapatid? Eh, actually, nung lumalaki ko, kay Kuya Royet. Tapos yung mga teenagers na kami. Ayan, si Robin, yun naman yung sunod ng sunod sa akin. Nung kayo po yung mga bata pa, Kuya Omeng, may mga moments ba na kayong mga magkakapatid na lalaki ay nag-aaway-aaway rin? Oo. Big loves kami parati sa bahay. Ayan, si Robin, tsaka si Rostom. Yan ang madalas namin. Na nag-boxing. Kasi sila mas madalas mag-aaway eh. Paano po na kayo nadidisiplina ni Mami Eva? Naku po, pagdating nga sa pagmakulit ka, tatamaan ka talaga. Stricta. Oo. Susunod, pakita natin ang next picture. Ito po ay... Blue jeans. Blue jeans. Okay. Paano niyo po napasok ang mundo ng showbiz mula sa Nueva Ecija? Alam mo, ang istorya niyan, si Direk Deo Fajardo, nagkita kami sa isang party, no? May common friend kami sa New Manila. So, kita niya ako. Umapit. Di ba, Padilla ka, no? Ganun ka agad. Sabi, gulat ako. Uy, opo. Sabi niya, oh, kasi mata mo pa lang, alam ko, Padilla ka eh. Sabi niya, ako manager ni Kuya Rudy mo. Sabi niya, gusto mo ba mag-artista? Sabi ko, oh, telong time na yun. Talagang, ayoko nga. hindi. Wala talaga. Wala sa isip ko yun. Kasi ako naman, oh, sige, hindi ko. Sure, di ako. Oo, lang ako ng oo. Oo ka lang, oo. So, sumadalit salita. Papaanan pala kay mama. Sabi ko, ma, kailangan ko ng pera kasi kailangan bumaling damit kasi meron akong mag-artista ako. Ganun, di ba? Eh, totoo naman nun. Gusto ko lang makakuha ng pera, ng allowance, di ba? So, si mama, ano siya, nungunging na, uy, ano kaya anak, good yan, sige, gusto ko yan. O, alahin niyo yan, artista, gano'n. So ngayon, pagdating ng time nung dumating si Dikong, nagulat ako dahil, naku, mabubuking ako na... Na hindi mo binili ng damit. Na, kasi nagsinungaling ako eh, nagpunta ako dun kay Deo Fardo, nag-audition ako, ganyan. So dumating, iusap si mama, uy, ano, kamusta yung anak ko? Naku, hindi naman ako siniput ni Rommel. Hindi pala dumating, di ba? Oo. O di yun, to cut the story short, nakita kami ni Dikong, o ikaw ha, inano mo ako, disit si mama, yung tingin sa akin, talagang lagot ka sa akin mamaya. Pag-uwi ka. Tapos, all of a sudden, si Robin biglang pumasok. Eh, si Robin, no, 12 years old, 13. Ako, sabi niya. Ako po, gusto kong mag-artista, di ba? Wow! Ganun ka agad, ha? Ganun yung dating niya ka agad. Si Robin, pag tinignan mo naman, di ba, na ang payat-payat ni Robin, no? Very Daniel, no? Oo, tapos palakol yung ipin niya, di ba? So, di sabi niya, oh, sige, sabay ka na lang kasi kuya mo. Di, yun. Dumating na yung araw na umunta din ako kay Dikong, and then, hindi ko talaga, ano eh, nung time na yon, dahil gusto ko maging banda, which is yun naman ang nangyari talaga. Then, doon pumasok si Robin. Kaya si Robin talaga yung nagdire-diretso. Siya ang nauna na talaga naging Robin Padilla na siya. Nung huminto na ako magbanda, doon naman ako nakita ni Boss Vic. Oh, man, ba di natin kunin?
Ayun, doon na ako nag-decide na, sige na, subukan ko nga dito dahil ayoko na rin magbababiyahe muna. So at least nakita mo rin na si Robin maganda yung nangyayari sa kanya. So parang, diba, yun na yung time. Parang, siya yung boom break eh. Siya yung nag-break nung ano doon sa pamilya namin. Tama. Next po, pakita natin susunod. Ayan na, Bad Boy 2. No. Ito po ang pelikula kung saan kayo pong magkapatid ay nagsama. Noong time na to, super big star na si Robin Padilla. Hindi ba umabot kay Omeng ano na to, nagsiselos ka? Hindi naman. Actually, sa aming magkakapatid, hindi kami nagkaroon ng professional rivalry, mga ganyan. Wala naman. Nagtutulungan naman kami nun. Actually, noon nga, gusto akong itulak na kaagad ng Viva. Eh, pumasok si Rostom, no? So, ako sabi kay Boss Vic, hindi, Boss Vic, unahin niyo na si Rostom. Ako okay pa ako sa character roles, ganun. Kasi at the same time, nagninegosyo ako na ng mga motor. So, hindi pa rin talaga 100% akong nakaano sa... Nakatoo! Ang hirap nung dalawa kaming igaganon, di ba? So, because sige, kay, si Rostom na, Boss Vic. Mm-hmm. Dalating din naman yung time ko, na which is dumating naman din yun.